So ayan mga kasaka, hello sa inyong lahat. So ang ating video for today ay kung magkano ba talaga ang presyo ng pavo. Dahil ang dami ko po kasi, nagpa-flood po kasi yung messenger ko mga kasaka, kung magkano ang presyo ng pavo yung sa page natin. So ngayon po gagawa po ako ng video kung magkano ba talaga ang presyuhan ng pavo at kung papaano naman ibenta pag marami na ito. Dahil ang dami pong nagtatanong sa akin kung paano ko binibenta. Kasi kita nyo naman mga kasaka, hindi na kami nakakapagparami ng pavo dahil ang dami na bili. So, dati naabot yan sila dito ng 300 piraso. Ngayon sobrang konti na po. Hindi na po naabot ng 100 ng ganun. So, papaano ko to ginawa mga kasaka? So, stay tuned kayo mga kasaka kasi naulan na yan. Sisilong na ako. So, magkano ba talaga ang presyohan ng pavo mga kasaka? So, ang una ko pong banggitin ay yung depende sa location yan. So, kung ako ay nasa Quezon Province mga kasaka, malamang na hindi tayo magkaparehas ng price ng pavo kung ikaw ay nasa North Luzon or ikaw ay nasa Mindanao. So, depende yan sa location natin. So, ang pangalawa po mga kasaka ay ang demand. So, bilang isang breeder, kasi napakatagal na po namin breeder ng pavo, siguro may 10 years na kaming breeder ng pavo. So, alam na namin kung gaano kataas ang demand dito sa Quezon Province ng pavo. At alam namin kung kailan mataas ang demand. Halimbawa, bear months, maraming okasyon ng mga tao at natutunan rin silang kumain ng karneng pavo. So, alam na namin kung kailan mataas ang demand. So, alam namin kung kailan namin imo-move yung price. Itataas namin ng konti yung price. So, yun, yung demand. Tapos, ang kasunod mga kasaka, yung breed. So, yung normal na breed ng pavo, yung bronze kalimitan, yun marami na dito sa Pilipinas, yung breed. May price range para sa breed na yan. Pero kung yung heritage na pavo, yung tinatawag nilang heritage na turkeys, halimbawa, blue slate, red bourbon, ano pa yan? Yung white holland, tapos meron pa silang yung malaking size, yung broad-breasted. So, mas matataas ang presyo doon sa mga heritage na breed. Mga kasaka, so ipakita ko yung sample na presyo ng aming mga panindang pavo, yung mga alaga naming pavo. So, saan ako bumabase ng presyo nito mga kasaka? Binabase ko to sa lakaran ng presyo sa online kasi madami na nga nag-online na nagbibenta ng mga alaga nila sa online sa mga Facebook groups. So, binabase ko to sa lakaran ng presyo dito sa aming lugar. Tapos, syempre mga kasaka, kung inaano ko din kung gaano nakarami yung nagastos namin dito sa patoka at saka sa mga vitamins. So, at least yung kumikita naman kami doon sa pag-aalaga namin, pero hindi naman siya masyadong overpriced. Ngayon naman mga kasaka, so pag-usapan naman natin kung saan tayo magbibenta kapag marami na tayong mga alagang pavo. Karaniwan ang tinatanong ng mga newbies o yung mga gustong mag-alaga ng pavo nga, paano nga ba kung dumami na, saan nga ba sila pwedeng magbenta? So number one mga kasaka, sa mga kakilala mo, mga kaibigan mo, pwede mong benta sa kanila yan. Halimbawa, pangkarne. Sa loob ng isang taon, maraming okasyon yan sila, di ba? Anniversaries, mga graduation, mga ganon. Pwede mong i-introduce sa kanila yung karne ng pavo. Kasi yung karne ng pavo, mga kasaka, napaka-sustansya niya na walang sinabi yung karne ng manok at karne ng baboy dyan. So, kung pwede mo i-introduce sa kanila, tingnan mo yung mga benefits ng karneng pavo. So, pwede mo yan. Hindi naman masama makakasaka na magregalo ka sa kanila or mag-ano. Pero, syempre, napakamahal po ng patoka, diba? Kaya, pwede mo sa kanilang i-introduce or pwede ka mag-promo sa kanila sa umpisa. Tapos, pag nalaman na nila yon na masarap ang karne ng pavo, yan, pwede mo na gawin showcase sila. Ganun po ang ginagawa ko, mga kasaka. Tapos, ang pangalawa po ay
online. So, 'di ba, napakadali na lang kasi halos lahat naman ng tao ngayon ay nag-o-online. Wala na halos tao ngayon nag-o-online. Ah, hindi nag-o-online. So, 'di ba? So, pwede mo ibenta online. So, maging maingat lang ikaw kasaka kasi bawal po kasi sa Facebook yung magbebenta ng mga buhay na hayop. Kaya, halimbawa, kahit ano naman mga kasaka, kahit hindi pabo, kahit mga aso, mga ano, wag na lang, mag-ingat na lang po kayo pag sa pag-post sa social media kasi pwede kayong i-ban ni Facebook o pwede i-take down yung Facebook account kasi bawal talaga magbenta. So, pwede kang mag-post, wag mo lagyan ng price. So, private message na lang kayo mag-uusap. Ang pangatlo mga kasaka, yung Facebook page. So, ito yung Facebook page ko, 'di ba? Ang dami ng followers diyan kaya dami ng followers diyan kaya hindi na ako nakapagparami ng pabo mga kasaka kasi matik na napunta sila dito pag ano, pag natukyan na nila yung dito sa lugar namin na napunta na lang sila dito sa aming area tapos titingnan nila kung ano available. Minsan nga hindi na ako nagpo-post mga kasaka kasi gusto namin na dumami muna pero yung iba kasi na alam na nila pumunta dito kaya na kumbaga napunta na lang sila, nag-chat na lang sila na ma'am o papunta na kami. So ayun, ang Facebook page na matagal ko na rin kasi yan inumpisahan kaya dumami na po ang followers. So sunod po ay Facebook group. So kung wala po kayong Facebook page, pwede po kayo mag-join sa mga Facebook groups. Marami po sa Facebook. Nagtatakbong-tagpo po ang mga tao sa iba't ibang lugar dyan para makapagbenta sila online ng kanilang mga alaga. So, ipapakita ko sa inyo mga kasaka itong mga groups na to. Kung pumasok, mag-join po kayo dyan. Tapos, pwede po kayong mag-post dyan ng inyong mga paninda. Halimbawa, ilagyan mo ng location pag nag-post ka. Halimbawa, maglalagay ka ng may available ka na ready to breed. Lalagay mo yung location mo. So, makita ng kalugar mo sa mga taga sa inyo na meron pala dyan banda area na yan. So, pwede ka niyang puntahan. Ganun po ang ginagawa ko dati nung wala pa akong vlog at wala pa akong Facebook page. So, ito mga kasaka yung mga yan oh, mga groups na pwede niyong pasukin. Turkey Pabo Breeders, Pinas, Turkey Pabo Breeders, Philippines, Usapang Pabo, Turkey Pabo sa Leyte, doon sa mga taga Leyte naman yan. So, Pabo Turkey Breeders at mga taga Mindanao naman. So, ito mga kasaka, hindi ito aking group. Basta nag-join din lang ako dyan at nakatagpo ako dyan ng maraming buyers. Tapos, ito pong Free Range Farming Philippines. Ito po yung bago kong buo na grupo. So, pwede po kayong mag-join dyan. Ako po ang admin dyan. Pero bago lang po yan. So, pwede tayong magtagpo-tagpo lahat dyan. Tapos, mag-join kayo. I-approve ko kayo. At pwede na kayo mag-post ng inyong mga pambenta. Pwede, kung kayo naman po ay naghahanap pa lang, di pumasok din kayo dyan para makatagpo nyo naman yung magbebenta na breeders sa inyong lugar. Binigyan ko na kayo ng tip kung paano presyohan yung mga alaga ninyong pabo. Tandaan lagi mga kasaka na ikaw lagi ang masusunod sa iyong presyo, hindi yung bibili sa'yo. Kasi marami po sa online ng mga barat, lalo na yung mga wala pang alam. Siyempre, ang gusto din naman nila, makamura, di ba? So, naintindihan natin yan. Tapos, yung basta ikaw lagi masusunod. Tandaan mo lagi mga kasaka na ikaw lagi ang masusunod sa paninda mo at hindi yung bibili. So, kung mag-price ka, kung tatawad siya, nasa inyo yun kung saan kayong presyo magkakasundo. At wala nang dahilan para hindi kayo makabenta mga kasaka kasi isa yan sa mga problema ng mga buyer ko yung kung paano sila magbenta. Ang totoo yan mga kasaka, honestly, ang dami kong mga nagiging bumili sa akin na ako din ang nagbebenta sa kanila mga ano, yung dito lang sa lugar namin. Nagpapatulong sila kung paano ibenta yung kanilang ano. Minsan kinukuha ko, ipinapahatid ko dito sa amin, tapos ako ang nagpo-post sa page ko. So, wala nang dahilan para hindi kayo makabenta kasi sa group na mga shinare ko sa inyo, libo-libo yung members dyan. 30,000, 40,000 na mga ganun, kadami ang tao. So, wala nang dahilan para hindi kayo makapagbenta. Tapos yung bago kong buo na group, pwede kayong pumasok dyan, magtagpo-tagpo tayo dyan.
At see you next video. Maraming salamat po sa mga patuloy na sumubaybay sa aking channel. Tapos kung hindi ka pa nakapag-subscribe, pwede ka na mag-subscribe para matulungan mo naman akong lumago yung aking channel. At sana maging matagumpay din kayo sa inyong pagpa-farming, tapos sa pag-aalaga ninyo. See you next video. Bye-bye! Happy farming! Bye-bye, Camille! Bye! Ito si Camille!